Welcome, welcome back to my channel. This is Alice in the West, and tonight we're gonna have a very special guest. And according to my title, How Love and Painting Change MJ's Solitana's life. Okay, so bear with us, guys, and time check. It's 36 minutes past the hour of 8 p.m. here in the USA, and good evening, USA, and it's 9:36 a.m. in the Philippines. So good morning, folks. Good morning, my friends in the Philippines. All right, so while we are waiting for our guest tonight, I'm inviting again our main stay here in my LS, Shanso. All right, Shan, how are you, Shan? How are you today? All right, Shan, red carpet is already down. Okay, come on in. What's going on? Come on in, guys. All right, there you go, Sean. How yes, are you, Sean? I'm good. Wait a minute, I'm just gonna perform a live gig before the happened. Before the program starts, I'm going to have a live gig. Okay, so what are you going to have today? My other half. All right. Oh, can I just wait a minute? No. Don't post the song. I'm still preparing here. Okay. Let me know when you're ready, okay? Yes. All right. So, yeah, guys, come on in. What's going on, guys? Come on in. Okay. So, let's see what will happen tonight. This is actually part two, Love and Painting Changed MJ Solitana's Life. So let's see, malalaman natin sa kanya kung nagbago nga ba ang buhay niya after siya ay kung natatandaan niyo siguro, siya po ay nag-guest na sa GMA 7 at sa Wish Ko Lang Yata yun. Alright, so hindi ko masyado ma-recall, but yes, it was in 2017. So let's see after that if her life has changed or not, okay? Kaya yan, abangan po ninyo at malalaman natin sa kanya kung ano ang kanya mga pinagdaanan, okay? Kung ang community niya ba ay supportive sa kanya? Ang community niya dito sa YT is supportive ba sa kanya? Or in the real life, okay? In her place where she lives. I think she lives in Iloilo? Probably Iloilo. I'm not really sure. Kausapin natin siya mamaya kasi hindi ko masyadong alam kung saan siya talaga nakatira. But all I know, she's from Visaya, okay? So, tingnan natin kung saan siya. Alright! Ang dami-dami na aking mga friends na naka-live ngayon. So, yes. But, alright, while you are preparing, Sean,
Okay, so let's hear this background music that I have is actually Shanso's original. So the reason I'm using this for several days now, every time I have live streaming, it's because there's no CPR. Okay, once you got CPR, you have to share your revenue. Okay, so to make it safe here, this is the one I'm using as my background. So guys, if you want something different and there's no CPR, you can try. This is actually a love song, but with a new twist, okay? So it's very, the lyrics is beautiful and also the melody. So, ayan. Kung gusto nyo po, ayan, pwede nyo pong gamitin yan sa ating mga live streaming. Okay, so we have 5 million people in the house. I'm just going to acknowledge these people. I am Erica V, Lady Sue Rudy M Vlog, Judel Torres, and I said thank you to dear friends that came in early. So Payo Bocal Boss, Nishimiya is actually in the house right now, and Aliormi, and here you go, Nishimiya is here. But Nishimiya, just wait a little bit because Ashan will render his song to us for now, okay? So, yes. And meanwhile, I'm just going to drop links of our friends here. So, guys, whoever you are, huwag niyo pong kalimutan magtamsak dyan, okay? Thank you so much. All right, so baba muna tayo ng mga ating mga link dyan. So, napakahirap talaga yung iba, no? Yung iba kasi nag-give up sila kung nahihirapan sila sa buhay, nag-give up na agad sila. Pero ito si Nishimiya is, tingnan natin kung ano yung mga struggles niya. Dahil, syempre, hindi siya kaparehas natin, okay? So, tingnan natin kung what kind of encouragement she took, okay, to stay wherever she is right now, okay? So, siguro ko, it take a lot of courage talaga. Kaya, tingnan natin siya mamaya, okay? At nakita nyo naman ang ating thumbnail dyan is, kita nyo naman ang kalagayan niya. So, but let's not focus on her status, let's focus on how she was able to cope with all of these struggles or problems na it doesn't hinders her to fulfill her dreams of being a painter, okay? So, ayan guys, tingnan natin ha. Mag-drop muna tayo ng link dito. Sana meron diyang mga nangingisda sa inyo. At nang kayo ay meron kayong mga makuha rito ngayong gabi. Okay? Sana meron. Ate Chris, hello Sean, dito lang mami, kinig lang, nasa store, and data lang din, wala kami internet sa bahay, punta pa ako, PLDT mamaya. Okay, Ate Chris,
All right. So here, Sean, ready ka na, Sean? Thank you so much, Ate Chris. Okay. Kami pa ang pamuna yung music. Sige, andyan na. I feel lonely at all times. Tears falling from my eyes. Waking up alone without you. I never thought of giving up on you. Ooh. Ganda ng mga lights mo, Mami. From each other. Right? Ganda nga, di ba? But that doesn't mean forever. And no distance will ever keep my from loving you. My heart will always fall for you. Thank you so much, Ate Chris. Even though we're mine. Ayan, meron tayong 5 million people in the house. You are never far from my heart. A part of you has grown in me. Let the stars guide you closer to me. Ate Chris pa share ng LS. Always look up, you're out for the graph. Your sweetest smile that makes me laugh. Oh, you light up my life. Thank you, Ate Chris. Every time you call. But when the time is up, I begin to fall. Oh, and miles away from each other. But that doesn't mean forever. Oh, and no other girl will ever steal my heart from you. Kings Black Pow. Ayan, Kings Black Pow. Gusto mo mangisda? Dikitan mo na yung mga binababa ko. Even though we're miles apart, you are never far from my heart. A part of you has grown in me. Let the stars guide you closer to me.
though we're miles apart, you are never far from my heart. A part of you has grown in me. Let the stars guide you closer to me. Thank you. Thank you so much. Ayan, salamat siyan ha. Carlo, hi Alice, my friend. Happy watching you, Alice. Okay. Let's put that. Thank you so much, Carlo. All right. So, ayan, paakyatin na natin si Miss Nishimiya para tayo ay makapag- Baba na po ako. All right. Sige, Sean. Salamat, Sean. All right. Nishimiya, andyan na yung ating red carpet if you are ready. Things Vlog Pao, dikitan mo yung mga binababa ko dyan para dumami yung lumaki na yung bahay mo. Sigurado yan, hindi mo pa yan mga kadikit, okay? At tikitan mo rin yung nakapin dyan sa taas ha. We have 7 million people in the house, Nishimiya. The red carpet is there already. I just drop it. Ayan, ibaba ko ulit siya ni Shimiya, ha? Sapphire, Gem Pisao, ayun. Hello. Hello din sa'yo. Hello, Sapphire. Sapphire, ayan, bibigyan kita ng blue diamond ring, Sapphire. Mine is diamond ring and yours is sapphire. Ayan. Sapphire. Ayan. Magbaba ka ng bahay mo dyan, Sapphire. At meron ka ng blue diamond ring. Okay. Thank you so much. Meron nga pala akong nakapin dyan sa taas. Pa-dikit naman dyan. Okay. Ayan. Thank you, host. Ayan. You're welcome. Okay, so here you go guys. Andito na yung ating guest ngayong gabi. Ayan, ready na siya. Hello, Nishimiya. Hello. All right. Thank you Hello so much. Hello. Good morning. MJ, thank ayan. You. Okay, so ayan, tamsakda na rin po. Ayan, thank you so much, Sapphire. Okay. So, ladies and gentlemen, all right, mga idol dyan sa baba, meron tayo ditong guest ngayon at ito ay si Nishimiya at dito natin malalaman ang kanyang, sabi ko nga dito sa ating title is How Love and Painting Changed MJ's Solitana's Life, okay? Yes. So, this is a part 2 actually. Yung part 1 is nagkaroon tayo ng problema sa ating connection. So, ito na ngayon ang part 2. Okay? Yes. So, Nishimiya, ilang taon ka na ngayon? 38 po. I mean 37. 37. Next month ma-38 na. So, June ka mag-birthday, right? Yes. Okay. So, kwentuhan mo nga kami, Nishimiya, yung ang gusto kong malaman is yung from yung mag-10 years old ka na. Kasi
gusto kong balikan mo yung nakaraan kung paano paano ka by years ay by ano tayo eh by tens. Okay? Okay. Nung nang 10 years old ka na, and then next is yung mag 20 years old ka na, tapos nung nag 30 ka, gusto kong balikan yon. So, ano yung mga pinagdaanan mo nung nasa edad ka na gano'n, na 10 years old ka, going to, magiging teenager ka na? Pa? So magiging so from 10 years old, ano yung mga naaalala mo? Nung siguro yung kabataan ko is siguro yung mga sacrifice ng parents ko. Okay. Hindi lang sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga kapatid ko din. Kasi yung mother ko is nagtitinda ng tabako. Okay. every market kung saan na town, doon siya. Yung father ko naman is carpentero. Okay. So, yung mga kapatid ko nag-aaral, and then ako lang na maiwan sa bahay. Ako lang yung naiwan sa bahay. So, habang naiwan ka sa bahay, sino nag-aasikaso sa'yo? Yung father ko, but before siya umalis, naka-ready na yung pagkain ko, nasa tabi ko na. Lahat inumin ko, natatabi ko. Just in case na gutumin ako or uhawin ako, pwede ko makuha. Pwede ko So, naka-prepare na talaga siya dyan sa'yo. Naka-aabutin mo na lang. Okay. Yes. Alright. So, ganun ang situation mo hanggang sa maging teenager ka na. Tapos, Yes. Oh, okay. So, ganun every day ang routine. Yes. Right? So, sabi yes. mo nga na ano mo sa akin, nabanggit mo sa akin minsan na hindi ka nakapag-aral. So, ano naman ang yes. ginawa mo? Ano naman yung sa yung sarili mo ha? Ano naman yung ginawa mong initiative para matuto ka magbasa, matuto ka magsulat? Ano naman ang ginawa mong initiative? Yung self-effort mo na ginawa? Siguro yung habang ako nanonood ng mga educational show on TV, tapos na-memorize ko siya lahat. Okay. And then, pati yung pagsasalita ng Tagalog. Nasa TV din ako natuto kung paano magsalita ng Tagalog. At saka yung mga alphabet song, yun, at sa mga educational songs. Yung pagbasa naman, sarili ko lang din, kumbaga, kaya lahat ka. Ng mga letter, lahat ng mga letra, inaano ko yung sound. Kasi yung okay. sa TV, mayroong mga kung paano mag-pronounce by letter. Kaya yun. So, during that time, nanonood ka ba ng katulad ng mga Sesame Street? Ano siya, Matinik, yung sa palabas ng Channel 2, yun ako. Matinik, Sineskwela, lahat ng mga educational show. Okay. Doon ako natuto. So, ikaw ba nagsusulat ka rin habang nanonood ka? Hindi, pero nasa-try ako na sumulat, magsulat. Nasa-try ako. Pero natuto ka na magsulat? Mm-mm, natuto ako magsulat. Kailan ka natuto magsulat? Kasi yung effort ko na kung paano ko magsulat. Bali yung una, nanonood ako ng TV hanggang sa yung mga kapatid ko, tinuruan din nila ako kung paano sumulat, kung paano, yung proper, kung paano magbasa, kung yes. paano magbasa na yung mayroong tudlo, yung dot-dot na ganun. Okay. Kailangan magbasa, huwag diretso. Pag may tuldok, stop. Period. Parang ganun. Yes. Pag may period, yes. stop ka. Pag may, doon sa mga punctuation marks,
tinuruan yes. kanila doon. Magaling. Yes. Magaling din ang ano nila. So, bali, kasi during that time, meron kang mga kapatid na nag-aaral, di ba? Mostly lahat. So, tinuturo nila sa'yo. Sinutinuturo din nila sa'yo. Kung ano yung mga lessons nila sa school. Oo, bali, every time na umuwi sila at saka nagsa-study, doon din ako tumitingin. Okay. Tapos tanong ako ng tanong kung paano ba yan, ganun. Tapos yung pinsan ko na kapitbahay, siya yung talaga nagturo sa akin kung paano. So, English. Meron din tumuro sa'yo na parang nagkaroon ka din ng private tutor. Yes, yes. Pinsan ko siya. Okay. So, matagal ka din bang tinuruan or mas madali ka nang natuto? Madali naman matuto kung gusto rin mo eh. Oo. Kasi ang sa akin is yung kasi mas malawak yung na yung sa edad mo kasi mas malawak na yung parang ando doon na yung pagkakaintindi. Isa doon sa mga bata, ang batang-bata pa na nag-start pa lang sila magsulat, is nandoon doon yung napapagod sila, na umiiyak na sila, ayaw na nilang gawin yun. But ako kasi late ako natuto. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, kasi ando doon na yung time na yun na medyo dahil nga late ka na, pero nando doon naman yung mas madali ka nang makapag-catch up. Kasi opo. May ano na yung isip eh. May kumbaga mayroon na siyang knowledge doon. Mas madali nang yung enthusiasm, yung talagang hinahangad niya talaga na matuto siya. So, maganda kasi at least yung mga kapatid mo nandiyan dyan sila na hindi man nila maibigay lahat sa iyo pagtuturo sa'yo, at least meron din ka namang kamag-anak na cousin mo na andyan naman nag-tutor sa'yo. So, napakaganda. So, okay. So dumating naman tayo doon sa nag 20 years old ka na. So, ano naman yung saan pala nag-umpisa? Anong age ka nag-umpisa mag-painting? Ako, sa yung painting talaga is 2015. Oh, so 2015. Hindi pa talaga masyadong matagal. Akala hindi. Ko nag-start ka mag-painting is nung ando dito ka sa yung mga first 2 years or first 10 years of your life, okay? Akala ko doon ka nag-start. Bali, nag-start ako mag-art through drawing is 12 years old. Oh, 12 years old. Okay, yes. So yun. Yes. So from 10 years old going, nag-start ka ng 12 years old, tapos yes. Tuloy-tuloy na yun. Hindi, kasi dami pa rin. Na mga, bali ano lang siya, kumbaga dami ding mga struggle na dumating sa buhay namin, kaya medyo at saka nakasakit din ako eh. Okay. So hindi ko napatuloy yung pagdo-drawing. Okay. Pero ano lang parang libangan ko lang 'yun. Pag ako lang mag-isa sa bahay. Pero 'yun ang ginagawa ko. Pero ang yung pagdo-drawing mo na 'yun is sa sarili mo lang bang isip o meron kang reference? No. Kung paano i-drawing ito, paano yung kasi 'di ba pinag-aaralan na diyan yung mga pag-shade, yung shading, yes. Kung paano mo palalabasin yung image or yung object na para siyang buhay, 'di ba? Wala kang formal study, opo. Ah. Opo. So ito ay puro ano mo lang talaga, talagang effort talaga ang ginawa mo diyan. Opo. So, nung 20 years old ka na, ano naman ang pinagtuunan mo ng pansin? Nung age mo na, syempre 20 years old ka na, you're adult already, di ba? So, ano naman ang pinagtuunan mo ng pansin during those time? Siguro nung
nagka-edad ako ng 20. Ano kasi ako dati, masakitin. Okay. Kada yung iba di, sa isang taon, nakalimang beses ako hikain. Oh, so may, okay, may asthma ka pala. So, okay. Yes, hikain, tapos ubo, tapos lagna, tapos yung mother ko, nakakasakit. Yung father ko, ganun din. So, parang halo-halo na. Yes. Kaya hindi ako nakapag focus sa art. Okay. During that age, 22 hanggang siguro nagkaano lang ako, nagkaroon ng bumalik lang ako sa pag-art nung yung dalawang parents ko nawala. Oh. Okay, so nasabi mo in Kumbate, Inday, hello. How are you? Ayan, thank you so much, Inday Kumbate. So, ngayon, nung, ayan na nga, na, so, 20 years old, nagtuloy-tuloy ka na painting, yung ba, is, nag-render ka na ng colors, o lahat pa rin drawing ang ginagawa mo? Drawing lang muna, hanggang sa, nag-try ako sa ibang medium, yung watercolor. Okay. Yung 2015 watercolor lang muna. Sabi okay. ko, i-try ko nga watercolor. Sabi ko, baka maganda din yung gamitin. Tapos ganun. Hanggang sa tuloy-tuloy na din. 2015. Hi, James. Skype. Tapos nag-render ka ng color na. So, doon ba nag-start ka na magbenta ng iyong mga paintings? Hindi pa kasi parang ano pa ako sa sarili ko na kung ibenta ko, sinong bibili, ganun. Parang hindi ko pa na yung self ko na hindi pa ako celebrity. Parang ano, parang hindi pa ako kilala ng mga tao. Kaya yun, doubt ako sa sarili ko. Okay. Pero nung after noon, nung na-feature ako, ayun. So, so when did you start? Okay, kailan ka nag-start ng, naggumamit ka na ng, ano yung ginagamit mo, acrylic? Acrylic, yes. Okay, kailan ka nag-start nung, okay, tanong ko muna, yung mga drawings mo ba, inilagay mo ba siya sa canvas? May mga, kasi minsan kasi, meron tayong sketchbook, di ba? Sa sketchbook ka lang ba muna? Tapos, yes, sketchbook. Tapos namili ka kung alin ang ilalagay mo sa canvas? Actually, wala po. Once na sketchpad, yung sa sketchbook lang. Pero yung sa canvas, iba din po. Okay. Hindi ko nililipat. Kumbaga, hindi ko inano yung reference na ilipat okay. sa canvas. So, wala doon sa mga drawing mo? Kasi yung mga drawing mo, more on parang mga original mo yon. So, wala ka bang nagustuhan doon sa drawing yes. mo na ilagay mo sa canvas at ito ay gagawin mo siyang more on like professional na siya, naglalagyan mo, re-render mo siya ng colors para... You know, wala ka bang pinili doon sa mga previous drawings mo? Meron, pero hindi ko na siya makuha kasi yun yung part na drawing na yun, yung na-miss ko yung mother. Oh. So, okay. So, ang tanong ko naman ngayon is, Kasi ang karamihan sa mga artist na sinasabi na is meron silang time kung kailan sila, anong oras sila mag-painting, kung anong oras sila mag-sketch. Okay pa. Okay. At kung dito naman, kung ba, parang dumating lang sa isip nila, ganito, parang meron siyang naisip na meron siyang magandang subject. Meron ka bang ganyan? Ako meron minsan, pero mostly talaga yung on the spot. Para kung ano lang na pumapasok sa isip ko,
Kaya nga, yung nga, kung ano yung pumasok sa isip mo, pero meron kasing time na parang wala kang ganang mag-sketch, and then bigla na lang may pumasok sa isip mo, o sige, parang andoon, on the spot, kailangan mailipat mo yung, kung ano yung naglalaro sa isip mo doon sa sketchbook or sa canvas. Di ba, ganun, ganun sila eh. Kahit na nga pagsusulat ng mga, ano, ng mga song, ganun din ang, ano nila. So, there's a, like, instinct na magsulat or magpaint based on kung ano yung pumasok sa isip nila. Kailangan nila mailagay kaagad ito, maisulat nila kaagad ito, di ba? Alright. So when did you start? Okay, when did you start rendering color on your painting? Anong taon ka nag-start? Ilan ang edad mo nung mag-start ka? Siguro 2016 ako nag-start, 2015. Pero yung ano lang muna, yung watercolor, and then yung pangalawa is siguro nung 2017. Ano yung pinakamaganda mong watercolor na ginawa? Anong medium mo? Ano yung medium? Watercolor, bali ano siya? Nasa ano lang siya, sketchpad. Ano siya pang, parang guhit na pang bata yung may Christmas tree. Okay. Christmas tree, parang may daming kulay. Tapos may mga regalo-regalo, parang ganun. Yung muna kong ginawa. Okay. So, nung mag-start ka, okay, so now, nung mag-start ka pala mag-painting yung bata ka pa, sabi mo 12 years old, anong unang-una mong mga ginawa? Anong mga shapes yung mga ginawa? Kasi hindi naman kaagad na magpipaint ka ng complicated na, di ba? Complicated na sketch. Hindi naman ganun, ganun kaagad. Kasi meron tayong mga, may mga pinagdadaanan na mga shapes. Una, sa shapes ka muna. Tapos magkakaroon na siya ng mga, di ba? Oh, so ano ngayon ang una mong mga ginawa? Yung may mga nagawa ko through pencil, yung nature. Nature ka agad ang ginawa mo, ha? Yes. Parang bundok-bundok lang, tapos may mga daming tanim, tapos may dagat. Parang gusto ko kasi, feeling ko, once na makagawa ko ng ganyan, ng nature, parang feeling ko na solemn. Okay. Gusto ko ng, parang gusto kong tahimik na lugar. Okay. Yung mag-isa ka lang, parang ganun. So, nung ngayon, yung mga painting mo ba na kanya nature, okay? Syempre, parang buhay na buhay, di ba? Yung nakikita ko dyan ng mga painting katulad ng mga nandito sa akin ngayon. Yes. Sa akin is watercolor. Nasa, meron siyang ano dito, meron siyang parang bahay. It's a house on top of a hill. It's like a stone, parang bundok siya, pero more on ano siya, parang rocky mountain. Yes. Okay. Yung mga ganon. So parang pinapakita mo talaga na nakukuha mo na yung parang buhay na buhay yung mga colors, di ba? Yeah. Kasi it's yung ano doon is yung mga shading. Okay. Yeah. how you kung paano mo ipinag-minimix yung mga colors, di ba? Yeah. So matanong ko, nung 20 years old ka na, doon na nag-umpisa yung may mga kulay na yung mga ano mo. So balik, punta na tayo doon sa 30 years old ka na. Okay? Punta tayo doon sa 30 years old ka na. Nung mag 30 years old ka na, nakapag-start ka na ba? Naipon mo ba ang inyong mga, naipon mo ba ang iyong mga yung mga painting?
Naipon mo ba ito? Bali yung naipon, bali naipon ko pa lang yung mga art na ginagawa ko, yung through pencil at saka papel. Hi, Lizelle. Yung pala yung story. Ko. Yun pala yung naipon ko. Mama Kiss Channel. Ayan, Mama Kiss Channel. Mama Kiss Channel, sandali lang. Ha, ikat muna kita. I-ano ko muna ito. Acknowledge muna natin yung ating mga visitors. Okay. Ayan, Mamika's Channel. Thumbs up po, Ma'am Alice. Thank you so much, Lizelle's story. Pwede ka na magbaba ng mga bahay dyan. Okay, kasi meron na kayo mga blue diamond ring. Baka naman po, pasupport naman po, ma'am. Yes, sige, ano yun? Meron ka bang premiere? Ibaba mo lang dyan yung iyong bahay. Okay, so balik naman tayo dito kay Nishimiya sa ating guest ngayon. Okay. At kayo dyan sa baba, kung meron kayong mga gustong i-share sa atin, pwede kayong mag-guest dito sa akin, ha? Ibibigyan lang natin ng time yung mga gusto ninyong i-share sa atin, ha? Okay. Mga special na pwede na ninyong i-share. Okay. Ang gaganda ng mga host. Thank you so much, Lizelle. Okay. Lizelle, meron akong nakapin dyan sa taas. Okay. Siguro ko hindi pa tayo dikit, Lizelle. Dikitan mo siya mamaya pagkatapos ko mag-LS, babalikan kita, ha? Thank you so much, Lizelle. So, ngayon, okay. So, nung 30 years old ka na, so, syempre, marunong ka na magbasa, marunong ka na magsulat. Ano naman yung nagpipainting ka na? Ano naman yung gusto mo pang maabot? Sa akin, siguro kung ano ibigay ni God sa akin. Pero mas gusto ko yung magkaroon ng sariling gallery. Oh, yun ang, okay. Yeah, yun ang pinaka-dream ko. Magkaroon ng isang gallery. Okay. So, sa ngayon, okay, ang tanong ko ngayon dahil nabanggit mo yan, sa ngayon, ilan pa kayo nakatira dyan sa bahay nyo? Pardon? Nawala po yung connection. Ulit po? Ilan ba yung nakatira dyan sa bahay nyo? Diba, sabi nyo, sabi mo, 12 kayo magkakapatid? Yes. Bali, yung okay. Mga kapatid ko, may mga sariling pamilya. May mga sariling pamilya na may bali nagbukod na sila. Yung kasama ko na lang ate, yung kapatid ko na younger sis at saka dalawang pamangkin. Oh, so ilang kayong nakatira diyan ngayon sa bahay niya? At isang nag-aalaga sa akin. Sino yung nag-aalaga sa iyo, yung kapatid mo? Hindi, dati siya, pero ngayon kumuha talaga na taga-alaga sa akin kasi mahirap eh. Oh, okay. Saka so, yung kapatid ko. Yung nag-aalaga sa iyo, yung nag-aalaga sa iyo, siya lahat ang gumagawa kasi katulad diyan, kailangan papaliguan ka, nagpapaligo ka ba mag-isa? Opo. Opo. Pinapaliguan ka o ikaw lang? Mm. Oh, okay. Bali, may tagapaligo sa akin. Oh, okay, okay. So, lahat. Siya na yon yung nag-aalaga sa iyo. Okay. So siya na talaga ang bali parang yaya mo na siya, 'di ba? Kasi opo. Siya ang nag-aalaga sa iyo eh. Oh. Opo. Maganda, maganda, maganda kasi merong nag-aalaga sa iyo. So, okay. Salamat sa nag-aalaga sa iyo diyan. Anong pangalan niya? Si Rhea. Rhea? Yes. Salamat sa iyo, Rhea, sa pag-aalaga dyan kay MJ. Thank you so much sa iyo. Pagpapalain ka ng Diyos. Okay, so, ayan. So, basta ang gusto mo lang, ang pangarap niya magkaroon ng isang gallery. Yun ang gusto niyang maging... So, ngayon, ang, every time ba, hindi ka ba nagre-research like in dyan sa community nyo o kaya sa Manila, ganon, na pwede kang halimbawa may mga exhibit na pwede kang maglagay doon?
Bali, meron po ako before nung kasagsagan nung 2017 yung pag feature ko sa TV. After nun, sunod-sunod na yung group exhibit, solo exhibit, sunod-sunod na yan. Hanggang nagkaroon ng pandemic. So, nag-stop ako. Okay. So, sa ngayon, siguro ko hindi pa nagre-resume yung mga activities na katulad niyan, yung mga events, 'di ba? Kasi alam mo naman medyo ito nga ang ating global crisis ay hindi pa natatapos at yung 10 hakbang natin is 20 naman yung pabalik, 'di ba? Parang ganoon, parang ganoon tayo ngayon eh. Kahit dito ganun din eh. So, sa ngayon, panay lang ang painting mo? Pag may time ako. Minsan kasi wala din ako gana na mag-art. Minsan, TV or YouTube. So, bali, sa Facebook mo ba? Sa Facebook mo, hindi mo ba ipinopost ang mga paintings mo? Pinopost din po. Pinopost ko. Every time na mag-art ako, pag natapos ko, yun. Sandali lang ni Sumi. Pinopost ko siya. Baka hindi nila alam na nandito tayo sa naka-live tayo. Wait lang po, Mama. Sige. Ayan. Salamat dyan sa inyo, ha? Baba tayo ng mga bahay. Dyan, dikitan mo ako, Lizelle, ha? Mamaya babalik ka kita. Promise yan. Para sa mga nagfi-fishing dyan ha, nagbababa ako ng mga bahay dyan para madikitan nyo. Hello po. Okay, sige. Tensya na po ha, maingay. Okay, so ayan. So bali ang, yan, nagpo-post ka sa mga, sa Facebook mo. May nakapost sa Facebook mo, meron bang nagre-reach out sa'yo? Yes, meron po. Bali, once na mag-post ako, meron na PPM sa akin, kung magkano, at kung saan ko kukunin, parang ganun. Eh di maganda, maganda yung kaya ituloy-tuloy mo, ilagi ka magpo-post sa sa Facebook mo. Kasi maganda rin for yung pick up, ganun. Exposure na rin yun eh, di ba? Yes. Exposure na rin yan para sa'yo. So, ngayong mga time na to, ilan na ba lahat ang na-paint mo? Siguro kung iisipin lang parang more than 50. Mm-hmm. Except okay. sa mga na Napenta na. Okay. So anong ginagamit mo? Mga anong size ang ginagamit mong canvas? Meron akong nagawang malaki, yung pang wall, na in-exhibit ko siya nung last 2018. Okay. It's about women. Okay. It's about women. Creepy J, so, hello Creepy J. Thank you so much. It's about women. So, Adito si Nishimiya. Kilala mo yan, Creepy J, di ba?
Nakalimutan ko. Si Jeyan Cueta? Okay. Ayan. Nagpalit siya ng pangalan kasi. Kaya nga. Ayan. So, yan. So, magkano naman yun nabenta mo yung ano na yun? 15,000. Oh, wow. Yeah. 15,000. During, yes. 2018 yun. At sino naman yung nakabili? Bali kasamahan ko siya nung group exhibit kami. It's all about women. So, isa ako naging part sa event na yun bilang buwan ng kababaihan. Meron ka bang mga pictures doon sa mga... Yes, meron po. Nasa fan page ko. Okay. Kasi maganda yung meron ka mga picture na sold mo na sila, pero may mga souvenir ka naman mga pictures. Yes, meron po. Diba? Mas maganda yun kasi pwede mo siyang ayan. Meron muna tayong babatiin dito ha. Sabi ni Creepy J, Mommy Alice, ayan, sis ni Shimia from Creepy J. Hello. Yan si, hello, ano yan, si Jeyan Cueta yan. At yes. Ito naman, Hi Alice, please shout out. Ayan, punta na, ilagay natin dito. Please shout out your mate from afar, Ruben, Nelia, Vashon, Ben, Edith, Nards, Wena, and Joey. Ayan. Thank you so much sa inyo dyan. Saan man kayo naroroon. Okay. So, ayan, maganda ang ano mo. So, tuloy-tuloy mo lang yan pag i-painting mo. Tapos, ipopost mo siya sa Facebook. Kasi, yan yes. Is, bali parang, yan is a free platform para yes. Makilala or malaman nila na meron silang painting na pwedeng baka may mga malalaking tao dyan na naghahanap ng ano, makita yung sa mga gawa mo, di ba? So, magandang yes, ano yan, magandang bagay yan na ganyan ang ginagawa. Opo. Kasi, so, dahil, okay, kaya po ang title is, How Love and Painting Changed the Life of MJ Solitana. Kasi, first of all, yung love na ipinaramdam sa kanya ng mga kapatid niya, ng magulang niya, kasi kung hindi naman dahil doon, is baka manghina na ang loob ni MJ. Right, MJ? Yes. So, kaya kailangan talaga is love. Love and support. At nagkaroon siya ng outlet para i-express niya yung sarili niya. Okay? At dito na nga sa pagpipaint. At saka yung naikwento niya nga kanina na ito yung mga pinagdaanan niya, natuto siya magbasa, natuto siya magsalita ng Tagalog sa TV. Okay? So, malaking bagay talaga yung na-expose ka sa mga, ayan, katulad ng mga TV programs. Kasi, yeah. Katulad nung araw, di ba, may mga comics. Pag nagbabasa ka ng comics, doon ka natututo mag-Tagalog, di ba? Yes. So, because hindi ka naman araw-araw may kausap na Tagalog. Pag sa probinsya ka at nag-Tagalog ka, pagtatawanan ka, di ba? Tama. Di ba? Pag magbasa ka naman ng English English book, matututo kang magsalita ng English. Tama. But then, pag nagsalita ka naman ng English, tatawanan ka naman kasi nag-i-English ka, di ba? So, tama po. Mahirap talaga, di ba? So, ito nga si Nishimiya, doon, yun yung mga paraan kung bakit siya natuto ng sa sarili niyang paraan. At yung mga kapatid niya rin is natulungan siya, tinulungan siya. Siyempre, yung kasama mo sa buhay, mga kapatid mo, yan talaga ang pinaka-sandalan nyo, di ba? Kaya minsan, yung mga nag-aaway-aaway dyan na magkakapatid, alam nyo naman, mga ano lang yan eh, mga
mga medyo hindi lang yan pagkakaintindihan. Kaya, kaya nga po. Kung meron kayong mga time na kausapin yung mga kapatid nyo na may ka-ano kayo, Paging Carlo. Alright? So, yun. Dapat this, reach out. Okay? Kasi, hindi naman, sabi ko nga, life is too short. Diba? Correct. Sabi nga nila, when you reach the age of 40, it's really fast. Okay? Yeah. Parang, by the time na mag-push ka, so, by the time na mag-50 ka, parang, andyan, after 10 years, 60 ka na naman. So, saan ba napunta yung, where are those years? Okay, parang nawala yung, hindi mo na-enjoy yon. Kasi kaya mahirap magtanim ng mga sama ng loob. Kasi yung mga years na yon, hindi na po yun babalik. Okay? Kaya, reach out. Kasi hindi naman kayo araw-araw magkasama, pero syempre kung patatagalin niyo yung mga hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkakaunawaan, di ba? So ayan, kailangan talaga kung may mga sama ng loob, hayaan niyo na yung sama ng loob na yon. Titingnan niyo na lang na because of them I'm here. Tinulungan din nila ako noon before or nandiyan dyan sila. Right. Inaalalayan nila ako, di ba? Ayan, from Morris Medina TV. Kilala mo yan, di ba, ni Shamia? Yes. Morris Medina TV, ayan. Thank you so much din sa iyo dyan, Morris. At ito si Shamia. So, dyan sa mga hindi nakakaalam, si MJ po, na-feature po ito dyan sa GMA 7. Okay, in 2017, ayan nga, sa kanyang struggle, okay, na i-impart niya dito sa atin ngayong gabi. So, at siguro ko nakita nyo or napanood nyo siya sa GMA 7 before, okay. Kinig lang ako, kain tayo, ayan, from Creepy J. Siguro ko, it's lunchtime na ba or breakfast pa rin? Brunch. Hindi pa. Breakfast pa yon sa kanila. Sa inyo dyan. Nag-breakfast ka na pala, Shamia? Yes, kanina pa umaga. Oh, okay. Early so, ako gumising eh. Kahit sa'yo sabi ko makapaghanda. Okay. So, thank you talaga sa inyo. Okay. Salamat talaga ni Shamia. Kasi yun nga nangyari noong hindi tayo natuloy, di ba? Medyo. Yes. Nagkaroon ng problema. Dami na paabang noon. Ganun talaga yung ano. Dami kaya nakaabang na kasi lahat ng mga oh. Sayang, no? Pero ito na nga, natuloy tayo dito ngayon. Kaya, ayan. So, ano naman ang masasabi mo ni Shamia doon sa mga tao na may mga kapansanan sila? Pero, ikaw naman able ka naman kasi. Ayan, magaling na nagawa mo talaga na nahasa mo talaga yung sarili mo dahil yun ang pinapangarap mo, yun yung goal mo. Ano naman masasabi mo doon sa iba na minsan nga wala namang kapansanan pero nag-give up na agad sila sa buhay nila? Ano naman ang masasabi mo doon sa kanila? Siguro, ang masasabi ko sa kanila, huwag silang mawala ng pag-asa kasi ako nga na kaya ko. Ano pa kaya sila? Na normal sila. Kung maranasan nila kung paano na hindi normal, siguro iba din yung iisipin nila. Siguro, pag nakita nila ako, sabihin nila, pag naranasan nila kung PWD din sila, na ganun, na parang hindi kaya. Pero ako, kung ako sa kanila, don't give up. Dahil part lang yan ng buhay. Yung mga struggle. Tapos pray lang kay God. At I know na time will come.
mano din nila yung gusto nila. Makukuha din. Yan. So, ayan. Payo yan ni ano ha? From ni Shimiya. Yung struggle niya is siguro ko para doon sa mga normal naman na give up na sila sa mga kung ano man ang dapat pa nilang gawin is yan, lakasan nyo lang ang loob nyo kasi ito nga yeah. Si Shimiya na abot niya yung pangarap niya. Maaaring hindi pa talaga doon pero nandoon na siya eh. Nandoon na siya sa gitna, diba? Ang dami nang nakakakilala sa kanya, marami na rin nagpapatronize sa kanyang mga gawa. Kaya, ayan, huwag kayong mawawala ng pag-asa kasi habang may buhay, may pag-asa. Diba? Yun ang kasabihan natin. Diba? So, ayan. Ako talaga, nagpapasalamat talaga ako sa iyo. Kaya, ito nga, gusto kong malaman kung ano ba talaga yung mga struggles mo. So, ngayon, malapit ka na mag-birthday. Kaya nga po, ay. Mag-39 ka na, 38, di ba? Going 38. Okay, 38 on June 13? Yes. June 13, di ba? Okay, so June 13 ang kanyang yes, June 13. Birthday. Ayan, si Shimiya. Yes, malapit na. Malapit na. Okay. At meron kang ano, di ba? Meron kang Grand LS, di ba? Meron ka ba yung Grand LS? Yes, meron pa akong Grand LS. Ayan. Yes, meron pa akong Grand LS this coming June 13. June 13. 8 p.m. ng gabi. Okay. So, i-ano natin yan, ha? I-flex natin yan. Pag, thank ano, you. Pag malapit na. Kasi para dumami naman yung ano mo dyan. Ang malaki na kaya ng bahay mo? Malaki nga, pero may ano pa, dami pang kulang. Oras ko na lang. Isang buwan na lang, mag-end na ko. Isang buwan na lang? Yes, yung oras ko. Oh, okay. Ay, oo nga pala, pag hindi pa nagkuha, di ba? Kasi, yes, wina-work out ko nga eh. Oo. Ayun na nga, ang hirap kasi, di ba, nagkaroon ng pagbabago, nagkaroon ng, kaya medyo nakalaylo lahat ang tao. Meron diba? Akong ano, meron akong apps na dinownload sa cellphone ko na pwede ko siya i-play ng aking video na habang nag-chat ako, habang naka-online ako sa Facebook, pwede ko siya ma-play. Yung oras ko. Okay. Okay. Sa isang unit lang. Yun. So, kahit pumunta ako sa ano ko, sa YouTube ko. Nagdadagdag naman ba yun? Opo. Bakit pa? Bakit sandali? Bakit ano ba ang nangyari? Ano ba ang nangyari? Bakit parang nahuli? Ano hindi nangyari? Hindi ko alam bakit kasi nahuli? Nung last year, ako nag-start ng mag 1K June. Nag 1K ako nung June last year. So, supposed to be this year, mag-e-end na. Oh. Kaso lang, mahirap kasi pag walang internet, hindi tuloy-tuloy yung pag-play. Oh, okay. Oh, yung, ang laging kalaban dyan, yung connection eh. Yes. Diba? Yeah. Yes. Opo. So ngayon, meron na kayong, meron ka ng ano, or data lang ginagamit mo? Minsan, data. Pero ngayon, meron kang connection? Meron. Okay. So, yan, mahirap nga, kasi ito na nga, medyo naglaylo nga lahat, di ba? Alam mo yun, di ba? Yan. Opo. Kasi, ang dami-daming nawala ng ano, ng bahay. Kaya nga. So, yes, yung mga nga, pati yung bahay ko hindi. Yung mga nawala ng bahay, nag-start sila from scratch. Umpisa ayun sa umpisa nga. Talaga. Kasi wala na yun eh. Na delete na sila, 'di ba? So, meron akong kilala na ano siya na demo ta. Ano? Demo. Si Mommy nawala Chai. Yung nawala. Kaya
Kaya medyo ngayon, sa ngayon talaga, stop muna. Kaya nga sabi ko sa'yo, mm-hmm. diba, nasabi ko sa'yo. So, ayan guys, nakita na natin. So, aabangan na lang natin yung birthday niya sa June 13. Diba? June 13. Opo. Ayan. Para i-flex natin yan dito. Para maraming makalalo tayo. Meron kang ano eh, meron kang game, di ba? Doon sa ano mo? Yes, meron po akong paracol. Meron po akong paracol na flat tattoo bags. And then mm-hmm. yung, mayroon nag-sponsor na WH. Oh, meron din. Okay. Yes, kaibigan ko din, Malaysia, yung mag-play. Oh. Dalawang mananalo ng WH. Buti na lang ako hindi pa nawala ng harang kahit di na ako active. Hindi ka na active. Hindi na active si Jayan. Oo nga. Ito yung hello. Ano ko. My husband. Hello. Who's this young lady? It's MJ. MJ? Yes. Hi, hello, MJ. Sir. Hi. Hindi ka naman naririnig kasi ano. Okay. Naka-earphones ka? Yes. Kaya hindi ka naririnig. Okay. Can't see you, hon. Oh, I gotta be back here. Yes, you should be there. How about, I'm gonna give you a kiss ring with Ben. Oh my God. Nag-crush yung ating salamin. Oh, okay. Ayan. So, ayan. Mag-active ka na kasi uli, di ba? Ayan nga. So, ako hindi ako nagkakaroon ng ano. Hindi ako tinatamad. Minsan lang kasi, kaya medyo ako nagiging hindi madalas ng aking pag-i-LS. Kasi nga, katulad kanina, galing ako ng work. Mm-hmm. So, parang pagod na ako. Minsan, naisip ko magla-livestream ako. Kasi parang hirap na ako mag-ngumiti, ganon. Kasi masakit na yung katawan ko. Ganon, pagod na ako. So sabi ko, akyat na lang ako, matutulog na lang ako, magpahinga na lang ako. Ganyan. So bukas naman is day off ko. Okay? Kaya, so, ano, Monday, okay? Monday dyan. Monday sa inyo. Monday ng gabi na dyan. Monday dito, opo. Okay, opo. So bukas naman is day off ko. Kaya medyo pwede ako mag-stay ng matagal-tagal dito. At ayan. So, kaya inuna na kita kasi para yung mga susunod naman dyan is makapag-anuhan tayo, makapagdikitan tayo. Diba? So, at makipagkwentuhan naman tayo dito ngayon. Salamat sa iyo, MJ. Salamat talaga sa iyong pagbibigay ng iyong time sa akin. Thank you so much. Pasensya na sa last week na hindi natin na gawa ito dahil hindi, okay, okay lang yun. Ang ating connection is hindi lang kayo dyan ang nagkakaproblema ang connection at pati ako rin dito. Ayan. Dito ganun din eh. Sweet, sana all. Oh naman. Creepy J, sweet na sana all, 'di ba? Ikaw naman din, 'di ba? All right. So ayan, para tayo may reunion dito ngayon. Oh, 'di ba? Reunion talaga. MMTV, Ate Crips, Creepy J. Yes, si James. Nung isang araw nandito si James eh. Si Kuya James. Yes. At si Kuya. Yes. Busy yun? Kaya ano tayo ngayon? May reunion tayo. Oh. Sino pa yung wala dyan? Si Timsey. Wala. Si Timsey. Hindi ko pa siya, hindi ko masyadong ano yun. Ayan. Si Timsey kasi siya yung si Timsey siya yung una ko nakilala eh, sa YT. Okay. Siya yung una ko talaga na kilala. Tapos pinasok niya ako sa group. Yes, son? Is that any kids? No? No, not yet. Where's my drink, son? Can you freshen it? More? Yes. You want me to freshen it, baby? Thank you. Yes, please.
Yan. So, para tayo meron ditong reunion ngayon, di ba? Yan. Kasi dati, ano eh, di ba? Ayan, hello, hello everyone. Ayan, come on. Come on in, come on in. Dali. Para meron, wala na si Team C daw. Wala na daw si Team C, MJ. Oh, wala na si Team C. Team C. We had some stew. Team C. Get you a little bottle of stew. Oh, thank you so much. Or is this what you're lying? Thank you. Ayan. Ayan, nalaglag siya. Okay, so mag-ano ako ha. Balikan ko yung mga friends natin na dumating dito. Inday Kumbate. Ayan, si Inday Kumbate. Ay, nakakatuwa talaga ito si Inday. Inday. Thank you so much, Inday, ha. Busy si host kanina ng ano doon kay sa ating guest. James Kaip-Kaip. Ayan. Thank you for, thank you, James, for dropping by. Mama Kiss Channel. Ayan. Thank you so much. Ayun, naharang siya. Mami Sally, ayan, Mami Sally is here earlier. Alright, ma'am, okay. I'm not sure kung nandyan siya. But anyway, Lizelle Story, ayan, Lizelle Story, kumusta ka na? Ayan, thank you so much everyone. Ayan, Ate Chris, meron tayong reunion. Okay. Nakaanda ka ba, Ate Chris, sa reunion? Alright. So, ayan, magbaba pa tayo ng ano dyan, ha? Ng mga bahay. Asaan na kaya si Erica? At saka si, ano, si SMV. Ayan. Ito ating golden gold member. Makit yung tenga ko, ay, ano ko, ilong ko. Ayan, Jillian Nava. Ano na, name, Ate Kretz. Ayun. Active pa ba sila? Hindi ko na nga alam eh. Nahilo yun, mami, kagabi. Sino? Sino nahilo? Ah, si Erica? Oh, bakit? Renaline Maliare, Atagang. Ayun, ano yun? Ate na putol, sorry. Ayan, okay. Okay lang ni Shimiya, ayan. So, meron tayong 6 million people in the house, ayan. Sige, i-share-share natin yung ating ano para meron tayong ang ganda ng hair ko ngayong araw na to. Ayan. Napacheck pina-CT scan yun. Ayun. Ano nangyari sa kanya? Ate Kretz. Inday Kumbate, nandyan ka pa ba, Inday? Ang dami kayang naka-LS ngayon na ating mga friends. Diba? Ang dami-dami. Yung aking mga, ano eh, ini-istambayan lahat sila naka-LS. Thank you so much, Mas po, sa pag-invite sa akin. You're welcome, ni Shimiya. Lagi daw masakit ulo, mami, nahihilo din. Oh. Okay. Diyan nag-umpisa si Ate Kretz, eh. Di ba ganyan-ganyan din? Okay, ayan. Ano ba dito yung ano? May hinahanap ako rito eh. Hindi pa niya binabasa. Alright! At ano ba yun? Okay. Much appreciated talaga. Ayan. Ako nga magpapasalamat sa iyo ng husto talaga ni Shimiya.
Ayan, Carlo. Andiyan ka pa ba? Ayan, sige. Ayan, si Alyurmi, nagparamdam. Na ano na nangyari doon, ganun din ako lagi. Oh. Yung hilo-hilo, di ba? Laging nahihilo. Ayan, magbaba tayo ng mga bahay dito. Para... Ah, saan ba ito si ano? King's Vlog Pau, andyan ka pa ba? King's Vlog Pau. Ano ba yung nangyari doon? Alright, mag-ano naman tayo ng ating music dito. Ayan, meron tayong 4 million people in the house. Sana dumami pa tayo mamaya, ha? Kasi hindi pa ako matutulog, maaga pa. Ate Chris, sa ano pag-aralan mo tong ano song ni Sean? Ganda nga ng mga songs niya, Mami. Di ba? Maganda siya. Maganda siya. Si Mama Kay, nasaan na si Mama Kay? Mama Kay's channel. Ayan, binaba ko na yung ating mga bahay dyan para madikitan nila dyan yan. Loving you, loving you. Deep, putting, deep, process. Magaling ka na ba, Ate Kretz? Oh, meron pa pala. Si Kos. Kot. Marami akong nakakalimutan eh. Kailangan natin silang ibinababa. So far, Mami, okay naman na. Oh, maganda yan, Ate Chris. At least okay na, di ba? Akit na, Ate Chris, para mag-usap tayo. At si Creepy J.
Arts for a Cause. Yes, that's a nice title. Arts for a Cause. Ayan, meron tayong 7 million people in the house. Sige lang, kain mommy, exercise and vitamins. Yes. That's true. Dapat talaga ganon, di ba? Dapat talaga ganon, Ate Kreltz. Hindi natin pabayaan ang sarili natin, di ba? Sige lang kain, mami, yan. Ganon talaga, Ate Kreltz, para hindi, ano. Kaso ako naman, kain ang kain, Ate Kreltz. Ang taba-taba ako na. Taba ako na ngayon. Who are you talking to now, man? What's that? Who are you talking to now? Oh, I'm just talking to them. Oh, I was waiting for Nick Kreltz. They can listen to, huh? I was waiting for Nick Kreltz. Ate Kreltz? Here is Ate Kreltz. She go away. Here. She not that's talking. That's Ate Kreltz. Ah, does he know? That's a Japanese lady, right? Huh? Japanese lady? No. Who's the Japanese lady you're talking to? Oh, Nishimiya? Nishimiya. She already went down. She went to bed, huh? Yeah. As we say, konnichiwa, genki desu ka? It's just a name. It's not really, Ayan, sige lang kain, ate. Sabi ni Ate Kreltz, sige lang kain. Kain ang kain. Ayan, meron pa tayong 6 million people in the house. Mag-ano pa tayo kasi maya-maya dyan. Pupunta man niya mga yan. Come on, come on, come on. Marami kasing naka-LS ang mga friends ko ngayon. Kaya ganon, ang dami-dami nila. Ating mga friends ngayon. Oops. That's not right. Ayan, Ate Kreltz. Sana gumaling na si Erica.
Ayan, meron tayong 7 million dyan. Yung ating mga friends. Salamat na lang sa pagsasama nyo dyan sa akin. To me. Yes, maganda nga yung song mo, di ba? Enjoy na enjoy si Mami sa song ko. Wala kasing CPR eh. At saka maganda talaga siya. Ariel TV, hello, Ariel TV, thank you so much. Tamsak now, thank you sa'yo dyan, ayan. Ariel, ano, kumusta ka na? Memorize mo na, Mami, malapit na. Malapit na siya. Magandang gabi, Madam. Magandang gabi naman sa iyo, Ariel. Oh, Ariel pala, Ariel. Asaan na kaya si Ariel? Hindi ko na napapansin si Ariel. Kumusta na nga pala si Ariel? Ariel. What time na dyan? It's 10 p.m. 10 p.m. na dito sa akin. Kaya tulog na yung mga ano. Di na nga nagpaparamdam si Tukayo. Kaya nga, ano na ang ginagawa niya? Ano na kaya ang ginagawa ni Ariel, ha? Umuwi na ba siya sa Pilipinas? Oh, 9 p.m. dyan sa inyo. Ano kaya ang ginagawa niya? Ano? Alam di pa. Hindi, dati araw-araw din yung nagpo-post sa FB. Hindi ko siya nakita. Yung mga post niya, hindi ko na nakikita na ngayon. Nasa Saudi ka, di ba? Ariel? Oo nga, biglang nanahimik. Ano nga kayang nangyari doon? Ang pinakahuling upload niya 3 weeks ago. Laki na kaya ng bahay nito.
Ang ano niya, ang huling ano niya is yung kay Cruz and Magsayo. Boxing. Yes, yun ang huling ano niya. Pero yung sa Facebook, hindi ko nga siya nakikita sa Facebook. Pero balak niyang umuwi, di ba? Balak niyang umuwi ng Pilipinas. HB Noreen, thank you so much. Ayan. Ariel Yantino Group. Meron siyang Ariel Yantino Group. Ayan. Thank you so much, HB Noreen. Good morning sa iyo, John. Good evening sa akin. Ayan. Good Yes, good morning sa iyo. Ayan. Yes. Ano na? Time ko is 10:07. Sunday night. Yan. Monday night ba dyan sa'yo? Ay, Monday morning? Nasa Europe ka, diba? 5 a.m. Ayun, 5 a.m. ka. Yes, morning dyan sa inyo. Yes, Monday morning sa inyo. Yes. 5 a.m. Grabe, no? Parang hindi tayo natutulog, no? Kanina, nandoon ako sa LS mo. Ayan. Wala ka bang ano dyan, Ariel? Wala ka? Okay, baka naghahanda pa uwi. Kaya nga, baka, kasi lagi niya nasasabi na uuwi siya eh. Doon na lang daw niya ito pagpapatuloy yung YT niya sa atin. Dito ay umaga dyan. Ay kaya pala hindi tayo magkita. Yes. Pag day off ko, HB Noreen, doon lang ako nakakapag ano sa inyo ng husto. Kaninang umaga nung nandudua, kaninang gabi, kahapon, kagabi nung mag-ilis ka, nasa work ako. Nasa work ako kanina eh. Ayun, pasilip-silip. Hanggat hindi na nakabalik. Yes. Diyan sa inyo umaga, dito sa amin gabi. Diba? IBM dyan eh. Matulog ka ulit. Tulugan mo uli yan. Maaga pa. Balik na ba kayo sa work? O work at home? Ayan, meron pa tayong 6 million people in the house.
Hinahanap ko yung kay Ariel dito, ay kay Ariel eh. Yung kanyang FB. Good Korean. Restaurante. Oh, okay. So back to work na kayo. Yes. Sa Vienna ka, di ba? Vienna, Austria. Vienna, Austria. Take her out, drive through, take out at drive through. Oh, okay. So wala pang sitting in. Dito naman meron na dito mga sitting in eh. Pwede na dito mga restaurant. Kaso lang, maraming ano, pasaway. Maraming rally-rally dito. Mga protest. Yes. Maraming ano. Maraming magugulo. Magugulang utak. Talaga? Dito hindi naman. O, mga open na rin dito. Balik na nga yung ano eh, yung dating mga hours, store hours. Yes. Diyan sa inyo, close pa pala. Oh, restaurant lang. Okay. Supermarkets or pharmacy. Pero yung mga restaurant, puro lang mga drive-thru, take-out. Yung ano dito, meron ditong Panda Express. Yung Panda Express, ano pa sila eh? Take-out. Hindi pa sila nag-sit-in. Wala pang sitting in. Hanggang 7 PM lang dito. Ano ba yung, meron din mga hanggang 7 PM dito. Ganon. Marami din mga hanggang 7 PM lang. Pero yung ibang shop, medyo bumabalik na sa dating oras before. Pero hindi pa naman lahat. Pero meron na. 8 PM ang curfew. Dito pag may curfew, wala namang sumusunod eh. Lalo na yung mga nagra-rally. Dito sa lugar ko yung magulo, tapos nag-spread out sa ibang mga states kasi nga gawa nga nung mga itim. Ako wala akong kahalakhak. Ah, ganun din ba dyan? Yung mga ano ba dyan, nag-ano rin sila? Yung mga itim ba dyan? May mga nag-ano rin? Ayaw na nila sumunod. Yung iba, ayaw na sumunod ng paggamit ng mask. Kasi sobra na daw.
Pero sa India, Diyos ko, no? Grabe ang kaso sa India. Grabe ang kaso doon ngayon. Laki ng ano nila. Ah, nagrarally at ayaw nila magmask. Okay. Dito naman, iba naman yung pinagraralihan dito. Ang pinagraralihan dito, ano, defund the police. Ang pinagraralihan dito ng mga, ano, ng mga magagaling. Magagaling kasi sila. Baka naman ano next year siguro pwede na tayong hindi mag-ano ng mask kasi 'di ba ano na may mga vaksina. Sige host, sleep muna ulit ako. Sige. Tulog ka muna. Ganyan din minsan ang ginagawa ko. Nagigising ako tapos may nakita ako nag-LS ayon. Ganyan ginagawa ko tapos matutulog. Good night, ha? Sige, good night. Sleep ka ulit. Tulugan mo uli yan. Maaga pa. 5 a.m. lang sa inyo. Thank you so much. It's HB Noreen. Next time uli, pag nag-LS ka. Grabe. Thank you so much, ha. You are there.
Ang dami-dami mababasa dito sa ano, Facebook na kung mga ano-ano. Ay, nako. Nako. Okay, 6 million people in the house. Thank you sa inyo dyan lahat, kung sino man kayo dyan. Okay. Ano oras na? It's 10:22. Na dito. So, siguro ko dahil wala na diyang ano, bagong dumating, ako ay mag-ano na. Ayan. Ganap muna tayo dito. Wala nang tao dyan. Okay. Ganap tayo dito. Diyan. Oh, nawala na yung ano na yun siya. Okay, meron pa dyan. Oh, 100 minutes na pala ako. So, 1 hour and how many minutes? 1 hour, 60. Oh, gawin ko na itong 2 hours. Para sulit siya. Lunch na ako. Okay. Enjoy ka dyan ang lunch mo. Enjoy ka lang ng lunch mo dyan. Creepy J, ayan, thank you. Andiyan ka pa pala, sandali. Ayan. Nagla-lunch ka pa rin. Ilan na ba ako? Sabi na kaano ako?
110. So, pag 120, 2 hours na yan, di ba? Okay, ayan. Tinitingnan ko yung time dito eh. So, 111 minutes na. So, gawin ko siyang 120 minutes para 2 hours siya. Diba? Medyo inaantok na ako. Lapit na to. Ayan, malapit na to, ha? Ano na to? Five minutes na lang? Five minutes more? At 2 hours na siya. Harang siya, harang. Buti may harang. Uy, ba't nagito to? Yeah.
Okay. 5 minutes more. Four minutes na lang. Nasaan na yung time natin? Ano pa siya? 2 minutes na lang at ako ay mag-end broadcast. 2 minutes. Ayun. Yan, 1 minute pa. 1 minute more. Ayan. Creative Commons attributes, attribution. Creepy J. Ayan, naghihintay na lang ako, Creepy J.
Ayan, 2 hours na. Ayan. 2 hours, naka 2 hours din ako. Naka 2 hours din. Ayan. Sana yung aking, ayan. Ayan, thank you so much, Creepy J. Naka 2 hours na rin ako, kaya pwede na yan, di ba? Yung una, 1 hour, 2 hours, ayan. Kaya, ayan, thank you everyone. Salamat dyan, Carlo. Enjoy kayang lunch mo dyan. Ayan, thank you everyone. And God bless. Ate Kretz, I am Erica V, MMTV, and everybody, HB Noreen, Ariel TV. Ayan. Thank you, everyone. Thank you sa inyong lahat. Okay? Bye, Creepy J. Thank you. 1, 2, 3. Ayan. Good night, good night. Yan, good day sa iyo, John.